Sa kauna-unahang pagkakataon ay sumalang na sa witness stand si dating Makati Vice Mayor Ernesto Mercado upang tumestigo sa graft case ni dating Makati Mayor Elenita Binay. Ito ang balita Imonokson. Desidido si dating Makati Vice Mayor Ernesto Mercado na ituloy ang pagtestigo sa kasong graft na kinakaharap ni dating Makati Mayor Elenita Binay. Ito ay kaugnay ng umano'y maanumalyang pagbili ng mga gamit sa opisina ng Makati City Hall Building na nagkakahalaga ng 72.6 milyon pesos. Ayon kay Mercado, walang kinalaman sa naging alitan niya sa pamilya Binay ang kanyang pagtestigo, kundi nais lamang niya ipahayag ang mga nalalaman sa issue. Tuloy-tuloy lang. Wala akong withdrawal. Hindi naman yun against the Binay eh. Against ang aking testimony naman eh kung ano lang yung nangyari doon sa power report. So, pangit sabihin against the Binay. No, kasi hindi naman kami magkalaban o hindi naman kami naglalaban dito. Sa testimonya, sinabi ng dating vice alcalde na inutusan siya ni dating Mayor Jejomar Binay na makipag-ugnayan sa mga tauhan ng Commission on Audit na magsasagawa ng pagsisiyasat para sa mga biniling gamit sa bagong City Hall. Matapos lumabas ang COBA report, muli siyang ipinatawag ni Ginoong Binay upang makipag-usap naman kay dating City Administrator Nicanor Santiago. Nais din anya nitong ipasuri sa mga abogado ang COBA report sa pangambang makakasuhan sila. July 2014 nang muling makita ni Mercado ang final audit report at inatasa na siya ni Santiago na ibigay ito kay COBA Commissioner Heidi Mendoza. Ngunit August 2014 na niya ito naiabot kay Mendoza kasabay ng unang pagdinig ng Senado sa issue ng Makati City Hall Parking Building. Nang maibigay ni Mercado ang COBA report, niyakap umano ni Mendoza ang libro at sinabing, "Salamat Mr. Mercado, you are my savior." Ang lahat ng isinalaysay ni Mercado sa pagdinig ngayong araw ang siya namang iko-cross-examine ng depensa sa susunod na hearing na itinakda sa May 17. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Sandigan Bayan.